Hi Berries, it's me, Berishes the N. Welcome back to my channel. And bigyan natin ang pangal ang ating background ngayon na heart rainbow. So, for today's video, gagawa ako ng parang MMK na MMK na MMK na ano na ikwikwento ko sa inyo kung paano ko paano ako nakasurvive sa mga challenges ng may isang kapansanan. So, bago tayo magsimula, huwag mong kakalimutang mag-like at mag-subscribe at i-turn on ang notification bell para super updated ka sa aking mga videos. So, let's start! So, nung bata po kasi ako, pinanganak po akong may kapansanan na inborn po to. Kaya, noon, hindi ko po ma-accept kung meron, kung anong meron ako. Kasi, question ko din si God noon, bakit na, ba't ako pa yung binigyan mo ng ganito? Ba't ako pa yung nagsasuffer ng ganito? Tapos, ayun, umiiyak na lang ako. Kapag naiisip ko yung mga sinasabi ng ibang tao sa akin, kapag ginajudge nila ako, yun, umiiyak na lang ako kasi wala akong laban sa kanila. Wala talaga akong laban sa kanila kasi ang gaganda nila, kumpleto sila. Kumpleto yung mga ano nila, yung mga daliri nila. Kaya sabi ko na, kapag nakakita ako ng ganun, gusto ko din pong magkaroon ng ganun. Gusto ko pong ma-feel na magkaroon ng ganun na daliri. Pero, okay lang. Hindi ko na may babalik. Tinanggap ko na lang kung anong meron ako. Tapos, nung nag-enter ako ng elementary, ayun, puro everyday, ginanash nila ako, pinipintasan nila ako, tapos sinasaktan pa nila ako through words, tsaka physical na din. Then, nung nag-high school na ako, yun, sobrang laking challenge na sa akin yun. Kasi, hanggang high school, judge pa rin, ginajudge pa rin nila ako. Pero, tinake ko na lang sila as my inspiration kasi kung hindi ko naramdaman ang mga ngayon, hindi ako matatag ngayon. Tapos, nahihiya pa kasi akong ipakita yung mga talents ko noon kasi ang gagaling nila, parang nadodominate ako na underestimate ako sa kanila kasi ang gagaling nilang kumanta, ang gagaling nilang sumayaw. Tsaka, kumpleto sila, hindi kagaya ko na may kulang, pero kahit na may kulang sa akin, hindi pa rin nagkulang ang pamilya ko na iparamdam sa akin na importante ako, na maganda akong nangyari sa buhay nila. Pati friends ko, ganun din yung mga sinasabi nila, ina-encourage nila ako, kahit na may disability ako, ganun sila ka over supportive sa akin, pati yung mga churchmate ko, mga kaibigan ko, lahat sila, lahat. Ang naging inspiration ko na lang ay kayo na mga nanonood sa akin, nagmamahal sa akin, kayo nagsisilbing nanglilip up sa akin from my breakdown. Tapos, nung pinakita ko na yung mga talent ko sa ibang tao, sobra silang na-inspire na kahit daw may disability ako, kayang-kaya kong kumanta, na kayang-kaya kong sumayaw. Pero kahit na ganun, may sakit pa rin sa nararamdaman ko kasi I'm jealous of what they have. Yung kumpletong pamilya nila, kumpletong daliri nila, naiingit ako sa kanila kasi may mga sobra-sobra yung mga daliri nila na sabi ko sa sarili ko na hindi na lang nila binigay sa akin yung isa o yung dalawa. Ganun. Pero okay lang. I'm blessed that I have a hand like this.
Tapos, ayun, ang nagsilbing lesson ko is, yung kahit na dinadaw nila ako, kahit na dinadudge nila ako, maging matapang ako. Dapat maging matapang ako. Dapat i-prove ko sa kanila that they are wrong. Na lahat ng mainiisip nila na parang ang labad ng noo, ang labad ng baba, ang pangit, hindi kumbede ng hindi, ganun. Okay lang po kasi I'm still happy in what I have right now. Kaya okay lang po na sabihan niyo ako ng ganun. I'm strong enough, brother. I'm strong enough na ipakita sa inyo na isa kayo. Yung mga hinala nyo ay very wrong. So, kahit na ang buhay ay pangit, kahit na ang buhay ay hindi kompleto, kahit na ang buhay ay mahirap, life is beautiful pa rin. Just go with the flow. Kahit na anong sabihin sa'yo ng ibang tao, magpakatatag ka pa rin. Kasi ikaw, yung sarili mo mismo ang nakakaalam sa sarili mo. Kaya kung ganun yung sasabihin nila sa'yo, kung i-judge ka nila, just go, judge. They have the freedom to judge you, but you need to be strong and you need to prove yourself that they are wrong. Their judgment are wrong. So, at ang importante sa lahat ay blessing ang buhay natin. Blessing kung anong meron ka. Hindi aksidente na nagkaganyan ka. Hindi aksidente na nagkaganito ako. Kundi may purpose si God sa buhay ko at may purpose din si God sa buhay mo. Kaya, happy lang. Spread happy lang. Spread mo lang yung happiness sa buong lupalop ng mundo, sa malapad na mundo, sa matulis na baba ko, sa matulis mong baba o kahit ano, prove them that they are wrong. Ipakita mo sa buong mundo na masaya ka pa rin na kahit ganun yung sasabihin sa'yo ng ibang tao. Kasi ang the very best foundation or the very strong fight is your happiness and smile. So, kung nag-enjoy kayo, kung may natutunan kayo sa akin, wag na wag mong kakalimutang i-like at mag-subscribe sa channel ko, Berry Shisley, and i-click ang notification bell para updated ka sa aking mga videos. Let's spread happiness and love. Spread natin ang happiness and love. Kung kinaya ko, kaya ko din. So, I'm saying goodbye na mga besh. Kung may gusto kayo ipagawa sa akin, just comment down below at gagawin kayo mga challenge niyo. So, bawi na guys. Bye-bye. I love you all, berries.